Hey, mga kapatid, good morning po sa ating lahat. Morning. Isang matamis pong itip na ibigay naman po natin sa ating mga katabi, sa ating mga nasa likuran. Hello, good morning, mga kapatid. Ayan, sige po tayo po, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yes, mas malakas ka po diyan, mga kapatid. Praise God! So mga kapatid, ngayong umagang ito ay talaga namang ang aking puso excited. Kayo po ba excited? Amen. Malakas na amen sa mga excited na mga kapatid ko. Amen. Alam niyo po, napakasarap pong alalahanin na ang ating Diyos na sinasamba ay hindi lang Diyos, kundi ang ating Diyos Ama. Salamat po sa ating Diyos na tayo po ay naririto, binigyan po muli ng buhay para po tayo ay makalapit sa Kanya. Tayo po ay makaharana, magbigay ng ating mga awitin para sa Kanya. Kasi, di ba po, pag natapos na yung lifetime natin dito, ito na yung gagawin natin sa langit. So, mag-i-excited po tayo doon. So, inayahan ko po ang lahat na tayo po lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, God, the Father, for our time na kami po muli ay ginising nyo, binigyan nyo po kami ng magandang umaga. Salamat po, O Diyos, dahil alam po namin na kung kami lang, hindi po kami worthy. Kaya po, lumalapit kami sa inyong harapan. Lahat po ng, we lay down all our pride. We lay down at your feet lahat po ng aming anger, resentment, bitterness, emptiness na nasa aming mga puso. Lahat po ng mga negative emotions na nagkocontrol sa amin at nakakahinder sa amin para kami makalapit sa inyong harapan. Salamat po dahil when we confess our sins to you are just, God, to forgive us. Gawin mo po kaming karapat-dapat, make us clean, purify us. At kami mga nandito mga kapatid ko, gawin po kami mga bata. Wala pong mga preconceived ideas. We just come before you empty. Gusto lang namin maging empty sa inyong harapan. Gusto ka namin ma-feel yung presensya. Salamat po, O Diyos, dahil kagaya nga po na sinabi niyo, we will just ask. At iyon po ibibigay niyo sa amin. And we ask, Lord God, for your presence to be with us. Maranasan ka namin sa bawat awitin na aming kakantahin. Hindi kami mahihiya na itaas ang aming mga kamay dahil ito'y po Ikaw po ang Panginoon na aming sinasamba ay karapat-dapat. Salamat po, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Pagbasa sa salita ng Diyos sa sulat ni Santiago, Kabanata 2, Talata 5. Mga kapatid kong minamahal, tingnan ninyo ng mabuti. Hindi ba ang pinili ng Diyos ay ang mahirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at naging kasama sa hari ang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? Salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Isa pong malakas na palakpak sa ating Panginoon. Amen. Tunay nga po na ang ating Diyos, hindi po siya marunong pumutol ng kanyang mga pangako. Amen. Tapat ang ating Diyos na sinasamba, ang ating Diyos Ama. Sabi nga po sa kanyang salita, ang ating Diyos, ang ating Ama ay hindi marunong sumira sa kanyang mga pangako dahil siya po ay tapat. So ang prayer ko po ngayon, encouragement ko sa bawat isa,
na bawat lyrics ng ating kakantahin, manamnam natin. Kasi kailangan po natin yan, mangusap ang ating Panginoon sa bawat titik ng ng mga lyrics ng mga kantang kakantahin natin. Yes. Ang pag-ibig mo.
para tayo kasama ng mga instruments, alayan pa natin minsan pa itong chorus. Napakabuting. Thank you.
sa pili ng ating Panginoon, lahat ng mga pag-aalala natin, pangangamba natin, mawala. Ganyan po ang kapangyarihan ng Panginoon. Binibigay po tayo ng kapayapaan at kaligayahan na hindi po natin ma-explain. Kaya naman sa oras na ito, nawawala tayong hanapin kundi ang ating Panginoon. Ang focus natin ay sa Kanya lamang. Kasi ganito ang aming panalangin na kami ay mamalagi sa piling mo. Yakapin mong bawat isa. Bigyan mo po sila ng kapayapaan, kaligayahan na nagmumula sa iyo. Thank you.
Thank you.
tayo ng mga blessings, pagpapala na nasa ating puso ay ating extend sa mga anak natin, yung mga bata sa ating simbahan. Hindi po, tayo po yung mga kaupura at i-bless natin sila, extend natin ang ating kamay sa ating future leaders. Yes, Heavenly Father, kami dumalapit kagaya po ng mga munting batang ito nasa harapan ninyo. Salamat dahil lagi mo po pag pinapaalala sa amin na kapag kami ay nalapit sa inyo, dapat kami laging parang mga bata. Salamat Lord dahil they are very pure in hearts at nawa maging ganun din kami. Dalangin po namin na sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, kayo po ang siyang manguna. Lalo na sa kanilang pag-aaral, sa kanilang relasyon, sa kanilang pamilya. Ang dami po namin natutunan kahapon sa seminar. Dalangin po namin na maging karapat dapat kami sa mga gift, sa mga biyayang ito na binigay niyo sa amin. Kami maging karapat dapat ng mga magulang dahil ikaw po ang unang example para sa amin. Na lagi kaming dapat maging forgiving kapag sila ay nakakagawa ng hindi naman nila sinasadya. And Lord, matuto rin kami mga magulang na magpakumbaba sa kanila. Makita nila yung humble spirit na nagmumula sa inyo. Makita nila yun sa amin, ang mga magulang guardians, relatives, nang sa gayon yun din ay maipasa sa kanila. Dalangin namin na lahat ng kanilang mga mahahawakan ay maging pagpapala, God. Paramihin mo po ito, extend their territory like Jabez's prayer. Dalangin po namin, extend mo sa yung karunungan, yung joy na kilala kanila, God, sa kanilang mga kapitbahay, sa kanilang school, lalo na malapit na po ang pasukan. Dalayan ko pong provisions nyo sa bawat isang narin itong mga magulang man yan, o mga relatives o guardians. Dalayan po namin na puspusin mo ng biyaya ang kanilang mga resources. Nang sa gayon po, hindi po sila mag-aalala sa darating na pasukan, sa mga gamit ng mga batang ito, sa tuition, sa service. And dalayan po namin na sila ay mag-shine para sa inyo. We extend our blessings to these children. Help us to be compassionate, Lord God, always. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Sige po mga kapatid, tayo po maghanap ng ka-prayer partner.
tayo tumayo at ipanalangin ating mahal na bansang Pilipinas. Oh, hallelujah, Lord God, we praise you, Father. We glorify your holy name. Muli, Panginoon, nandito po kami, Panginoon, nagpapakumbaba. At nagpapasalamat, Panginoon, Lord God, sa privilege na muli po namin mailapit sa iyo ang aming bansa, Panginoon, Lord God. Ang aming bansang Pilipinas, ang aming presidente, Ferdinand Marcos Jr. at pangalawang Pangulo, Sara Duterte, at lahat ng namumuno sa aming bansa. We pray, O God, lagi niyo po silang bigyan ng katalinuhan, Panginoon, Lord God, sa lahat ng mga problema na kinakaharap ng aming bansa, Panginoon. Especially, O God, ang nangyaring karahasan sa West Philippine Sea sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at mga Chinese Coast Guard na kung saan maraming nasaktan at nasugatan, maraming mga rubber boat at iba pang pag-aari ng Pilipinas ang nasira. Lord God, sa lahat ng ito, ingatan mo po ang aming mga sundalo, Coast Guard at lahat na nagtatanggol sa aming mga teritoryo at sa mga pag-atake ng mga sundalong Chino. At nawa, huwag lumala ang tensyon at humantong sa kaguluhan. Bagkus, magkaroon ng maayos na pag-uusap at sumunod sila sa international law. May katotohanan man, Panginoon, o wala na ang nangyaring agreement sa nakaraang administrasyon Duterte. Nawa, hindi ito maging dahilan upang tuluyang maagaw ang aming mga isla at lahat ng mga teritoryo na kanilang inaangkin. Sa aming mga natural resources, idinadalangin din po namin ito sa iyo, Panginoon. Lahat ng aming mga pinagkukunan ng aming mga pagkain, mga karagatan, kalupaan, sumagana ito at makatulong sa bawat mamamayan. Ganon din po, Panginoon, Lord God, ang usapin sa Soji Bill na hanggang ngayon pinagdadebatehan. Nawa, hindi ito makalusot sa Senado at Kongreso. Hindi po ito ang iyong nais at hindi ito nakalulugod sa iyong kagustuhan. At ngayong tag-ulan, Panginoong Diyos, ingatan niyo rin po kami sa lahat ng uri ng karamdaman at sa lahat ng uri ng kalamidad. Lord God, sa lahat ng ito, alam po namin, Panginoon, Lord God, na kontrolado niyo po ito sa Diyos na makagagawa ng maaari na aming isipin at hilingin sa pamamagitan ng kapangyarihang naghahari sa atin. Maraming pong salamat sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, at sa mga kalakasang ibinibigay ninyo sa amin. Maraming pong salamat sa iyo ang papuri, pasalamat pagdakila sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Pag pagdating sa pagbigayan, nakita lang ang tahimik ng lahat. Dapat maging masaya po tayo. Kasi ito yung time na tayo po ay makapagbalik kaloob sa Panginoon. Amen po? Hello? Mukhang ang tamblay, ano? Nakahanda na ba yung ating ibibigay sa Panginoon? Nahandog. Amen po? So, dito po sa ano, sa exhortation po natin sa pagbibigay, sa yung bago pa lang po ako sa ano, bago pa lang po ako sa Panginoon, ito yung unang-una kong ano, memory verse, yung Malakay, hindi, ha? Yung ano, yung Malakay, yung pangalawa na lang yun. Yung Matthew 6:33. Sino naka ano ng Matthew 6:33? Ayan, di ba? Yung Matthew 6:33, andito yung ano, andito makita natin na yung pangako ng Panginoon sa atin. Ngayon po, yung sabi rito,
But seek ye first the kingdom of His righteousness, and all these things will be given to you as well. Sa Tagalog po, pag sumikatan ninyong paghariyan kayo ng higit sa lahat, na paghariyan kayo ng Diyos. At ang lahat ng bagay ay Kanyang ipagkakaloob. Amen po? Tingnan po natin yung passage, di ba? Nandun yung ano, nandun yung command, sunod yung blessing. Hindi muna blessing, bago yung command. Amen po? Kasi tayong mga tao, gusto natin blessing muna, bago tayo sumunod. Amen po? Hello? Palakpan po natin ng Panginoon. So, makita natin dito, seek ye first. Yan. Unahin muna natin yung kalooban ng Panginoon. Yung Kanyang kingdom. Amen po? Yung, kasi pag sinabing kingdom, mayroong king. At yung king ang namamahala sa lahat ng bagay, sa Kanyang nasasakupan. So tayo, yung Kanyang nasasakupan, as king na tinasabi natin yung ating Panginoon Hesus Kristo, ay siya po yung hari natin. Yung hari ang siyang nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Amen po? So, dito, makita natin dito na yung seek first, the kingdom of God and His righteousness, unahin natin yung Kanyang i-seek muna natin yung hanapin natin ng higit sa lahat yung kaharian ng Diyos at yung Kanyang righteousness, yung Kanyang kalooban. Di ba? Hello? So sa ating bilang mananampalataya, nagagawa ba natin sa tuwing umaga ay nananalangin tayo? Nagpapasalamat tayo? Bago matulog, nananalangin ba tayo? Nagbabasa ba tayo? O next ay nasusunod ba natin yung ating binabasa? Nai-apply ba natin sa ating mga buhay, mga kapatid? Kasi yun yung nais ng Panginoon sa atin, yung magkaroon tayo ng tiwala sa Diyos Ama na Siya ang nagpo-provide sa atin. Amen po? So na-experience po natin na trabaho tayo ng trabaho, trabaho tayo ng trabaho, pero parang walang nangyari sa kinikita natin. Parang basket na lagay ka lang ng lagay na hindi mo alam na may butas pala, hunog lang ng hunog. Di ba? Na-experience, parang sabi nga, binarinig nga ako, hanap buhay ako ng hanap buhay, parang walang nangyayari, wala akong naipon. Bakit? Kasi hindi po tayo good steward. Di ba? Kailangan po maging good steward tayo sa mga blessing na pumapasok sa atin. Eh po? Hello? So, higit sa lahat dito, ay hanapin muna natin yung kaharian ng Diyos. Naghahanap ba tayo? O tuwing linggo lang? Hello? Dapat, bilang mananampalataya, oras, araw, ay lagi po natin hinahanap ang kaharian ng Panginoon. Ano po ang sabi po sa Joshua 1:8? Sino na nga nakamemorize ng Joshua 1:8? Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on day and night, so that you may be careful to do everything written in it. And you will make your way prosperous, and you will have good success. May sinabi ba rito na walang success? Hindi good. Di ba? Pag ginagawa pala natin ito na binabulay-bulay natin araw at gabi, ang salita ng Panginoon, ito pala yung mangyayari sa atin. Di ba? Yung buhay natin ay maging successful at ang buhay natin ay maging mabuti. Ito yung pangako ng Panginoon. So, bilang ano, 5 minutes lang to. 5 minutes lang ba? Amen. So, paano natin ito pag sa pagbibigay, di ba? Yun. So, pag sabi nga rito sa huli, sa Matthew 6:33, at ang lahat ng bagay ay idaragdag sa atin. Ngayon po, naniniwala po kayo doon? Kasi ang gusto lang ng Panginoon sa atin, yung pagtitiwala sa Kanya. Na ang lahat ng kailangan natin, kung mayroon tayong pagtitiwala, ay Kanyang ibibigay. Ipagkakalubin sa atin sapagkat siya po yung ating hari.
lahat ng kailangan natin. So pag tayo po ay nakatanggap ng mga blessing, financial, spiritual, anong gagawin natin? Ibabalik natin sa Kanya kasi galing sa Kanya ito eh. Diba? So punta tayo dun sa Malakay 3:10. Diba? Hello? So 10%. Pag tumanggap ka ng 100% sa sahod mo, ay kailangan yung 10% doon, ibalik mo sa Panginoon. Kasi bakit? Kasi mayroong pangangailangan ng iglesia. Ano sabi sa Malakay 3:10? Ibigay ninyo ng buong buo ang inyong ikapo, ikasampung bahagi, upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Di ba? Tama ba? Subukan ninyong gawin ito, kundi ko bubuksan ang darawangan ng langit at ibuhos sa inyo ang pagpapala. Makita natin may kuman at saka blessing. Di ba ba? So sa atin, kung gusto natin pagpapalain, sumunod tayo. At ang nais ng Panginoon, yung pagsunod. Ang mahalaga dito, yung pagsunod natin. Hindi yung, huwag natin tinan yung handog na ibibigay natin. Ang tinitinan ng Panginoon ito yung puso natin kung paano tayo sumunod sa Kanyang kalooban. Iyon po? Kasi kung sumusunod tayo, nang dahil sa pagtitiwala sa Panginoon, at ang lahat ng bagay ay ibibigay sa atin. Iyon po? Iyon po ba? So, handa na po ba tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon? Ngayon, tayo po yung tumayo at magbigay. At hindi po napagbigay. We ask for your grace and mercy, Panginoon God, ang blessing na ibuhos mo lagi sa bawat isa po sa amin, Panginoon. At unama mo, Panginoon, ang iyong salita sa bawat isa po sa amin upang patuloy kami na mapagbalik sa iyo ng kaloob, Panginoon, nang naayon po sa aming kaloob, Lord God. Na mayroong joy sa aming mga puso at bukal sa aming mga puso, Panginoon, ang aming paghandog sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, mapagpalain mo ang perang ito, Panginoon, upang para po sa ipakalalago at pangangailangan po ng iyong iglesia, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa oras nito, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Salamat po, Brother Teddy, sa napakagandang exhortation. Purihin ang Panginoon, palakpakan naman po natin ang ating Diyos na buhay. Praise God. At ngayon po, tayo po ay dadako sa ating mga announcements and assignments po ng ating iglesia. Every Tuesday po, ang ating intercessory ministry ay patuloy pa rin. Face-to-face po yan. 10 a.m. po dito po sa ating simbahan. So inaanyayahan po ang lahat na makadalo. Hindi lang po ito para sa mga exclusive intercessors, kundi we encourage everyone na kung merong heart to pray, merong burden to pray for our church, for our nation, at sa bawat pangailangan ng isa, kayo po ay welcome na umattend at makiisa po sa ganitong klaseng gawain. Amen po ba? So kung meron pong heart dyan na mag-intercede, sama po kayo sa amin. Every Tuesday po yan. 10 a.m. po dito po sa ating iglesia. And then, yung ating online weekly devotion every Wednesday at 7 p.m. Yan din po ay para po, open po para sa lahat, hindi lang muli para sa mga leaders, kundi sa bawat membro po.
Okay? So yung ating pong link ay sinisend po ni Sister Shek sa group chat po natin. And every 7 PM din po and Wednesday, yung Bible study din po ng mga youth. So lahat po ng mga kabataan ay welcome po sa ganitong klaseng gawain. At every Saturday naman, yung ating music ministry practice and dance practice, dito rin po ginaganap. Every 1 PM po sa dance and sa vocal and instruments po, 3 PM naman po dito yan. So sa mga willing naman pong sumayaw sa Panginoon, ipagamit ang kanyang talento na ipinahiram ng Diyos, bago po bawiin ni Lord dyan, gamitin na po natin. Amen? So sa may mga talent po sa pagsayaw, ang sarap pong sumayaw sa Panginoon, sabihin niyo lang po kay Sister Shek, approach niyo lang po siya, pwede po kayong magpalista. And sa vocals and instrument naman po ay kay Brother Patrick Pasco. Okay, so yung ating seminar retreat on Father's Love, tapos na po kahapon. And praise God po sa mga umattend. Alam niyo po, sa mga naka-attend po, punong-puno po kami ng kaalaman patungkol sa Diyos. At sobrang na-bless po kami sa seminar kahapon. And we're praying na sa July 13, yung date po ng continuation po ng Father's Love seminar po ay nawa yung sa mga hindi po naka-attend, maka-attend din po kayo. No, na maunawaan po ninyo yung dakilang pag-ibig ng ating Ama. Na na-realize namin kahapon na may pinagmumulan bakit tayo ganito, bakit meron tayo mga character and attitude na hindi natin namamalayan, meron palang pinagmulan yun. At minsan yung tingin natin sa Diyos, parang tingin natin, yung tingin natin sa Diyos, hinahanin tulad natin sa pagtingin natin sa Ama natin dito sa lupa. So napakagandang seminar na to na makita mo, maunawaan mo ng lubusan yung kung gaano kadakila yung pag-ibig ng Ama. No, na hindi matutumbasan ng pag-ibig ng Tatay natin dito sa lupa. No, yung pagkukulang, yung kakulangan, yung Diyos Ama natin yung pupunan nun. So napakasarap na maunawaan yon at maitindihan sa ating mga buhay. So 8 AM to 5 PM po yan. So nawa po, maka-attend po kayo. Amen po ba? Amen. Ayan. So mga gusto pong tawag dito, magtanong ko ano yung nangyari kapon, tanong nyo lang po yung mga naka-attend para ma-bless po kayo. Sa mga naka-attend, are we blessed? Yes. Amen. A-attend pa ba tayo sa next seminar na yan? Yes. Amen. Praise God. And then yung ating youth camp at Iba Zambales sa July 4 and 5. So sa Thursday na po ito, so tatlong bus po tayo. Bali yung dalawang bus puno na. Yung isang bus, meron pang vacant na 25 seats. So mga kapatid, kumakatok ako sa inyo, kung meron kayo mga kilalang kabataan, kamag-anak, pamangkin, anak, kapitbahay, kaibigan, schoolmate, classmate, ka-office mate na mayroong kabataan, may edad na 13 to 25 year old, i-invite natin na maka-attend sa ganitong klaseng gawain para madala po natin sila sa paanan ni Kristo. Amen? So, sabi nga sa ating tema dito po sa ating church, yung ating motto, bring one soul to Jesus. Isang kaluluwa lang ang maligtas, madala natin sa paanan ng Panginoon. Millions of angels will rejoice. Amen? So, napakahalaga po ng kaluluwa sa Panginoon. Kaya nawa, ngayon pa lang po, mag-invite na tayo. Punuin po natin yung 25 seats po na available na yan. Yan po ay binayaran and free po yan. So, magbibigay na lang po tayo ng panahon at oras na makapag-invite po ng mga kabataan wala pang relasyon sa Panginoon. So, magsisend po ako ng complete details, information kung anong oras po tayo makakaalis. And meron po pala ako ditong waiver. Ayan. Sa lahat po ng mga sasama, ng mga kabataan, at yung mga parents, yung mga members ng church na invite, bibigyan ko po kayo ng waiver para ibigay po sa inyong mga in-invite na delegates upang mag-sign po yung mga parents nila dito po, na pinapahintulutan po nila yung kanilang mga anak na sasama po sa ganitong klaseng gawain. Okay? Kasi seryoso po ng mga mukha ninyo. Praise the Lord.
Dumako tayo sa ating mga assignments for July 7. First Sunday po yan, next week. Ang ating pong mga intercessors, si Sister Den Divero and si Sister Marlene Adano. Yung ating pong mga usherette, maaga po dapat, si Sister Jane Bernardo. Marshall po ay si Brother Allen. And scriptural reader ay si Sis Angel Adano. Exhorter po si Sis Eileen Alexine. And yung ating prayer for the nation, praise the Lord, si Brother Dennis Chu. And ating pong worship leader, si Sister Den Divero. Ayan, praise God. At dumako tayo sa ating mga birthday celebrants and wedding anniversaries. Meron po bang mga nagdiriwang or magdiriwang po ng kanilang kaarawan o anniversary po ng kanilang kasal? Ayan, si Sister Jane Bernardo. Siya po ay nasa Nueva Ecija ngayon. Kasama po ang kanyang kapatid na si Ate Malen. Wala po? Wala. Sige po. Kung wala po, tayo pong lahat ay tumayo at kamayan po natin ang bawat isa sa pag-ibig po ng ating Panginoon. Sige po, kamayan po natin ang bawat isa. Walang nagkakaroon po ng testimony about sa ginawa ng Panginoon sa atin for the whole month, kung ano man po yun, no? For the whole month of June, yung blessings na natanggap niya sa Panginoon. Meron po bang gustong mag-share po ng kanilang testimony? Wala po bang gusto magbigay ng testimony nila? Yung pagpapala na na-receive nila sa Panginoon? So, kung wala po, baka, yun, praise God, si Brother, ano po yan, si Brother Nico. Okay. Good morning po. Share ko lang po yung blessing sa aming mag-asawa.
Last Friday po is finally kinasal na po kami ng maraming beses po na-pornada yung kasal namin dahil may mga happenings na nangyari sa family namin na dapat kakasal na kami tapos hindi siya matutuloy. And nagkaroon din kami ng struggle sa aming mag-partner na munti ka nang mag-separate kami dalawa. And thank God dahil gumawa pa rin ng way si Lord na matuloy yung family na bubuin na. Maraming salamat. Salamat po, Mother and Son, ano po. So yun, nagpasalamat po talaga ako sa Panginoon dahil kumbaga ano eh, syempre lahat naman tayo mga magulang nais natin na ma-settle down ng sa ayos yung ating mga anak na kumbaga ano, I know every parents alam po yung pakiramdam na yun. So, thank God kasi sa lahat po ng mga nangyari na may mga problema ang dumating, so nakita po namin ang pagkilos ng Panginoon sa bagay na yun. Kung talagang sabi ko, niluhod ko po talaga ito sa Panginoon, sabi ko, Lord, maraming struggles na nangyari sa pamilya, maraming problema, but still, Lord, nakikita mo yung desire ko na gusto kong pasettle yung relationship ng anak ko. So yun, binigay po ng Lord sa akin yun. So napakabuti po ng Panginoon. At syempre po, lahat po tayo, nais po natin na ang mga anak natin ay maging maayos ang kanilang buhay, pamilya, buhay minasawa. Yun po. So sino po ang gusto magano? Ako na ang tutunoy. Ayan, si Sister. Click out. Praise God. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nabibless po ako kay Lord kasi taga Nueva Ecija po ako at naghanap po kasi ako ng church. Second time ko po ngayon, second Sunday. So, nagpapasalamat po kay Lord. Actually, nagtatrabaho po ako dito. Diyan lang po sa Gawijan. Pero doon po kasing umalis po ako ng Nueva Ecija, nag-pray po ako kay Lord. Lord, sabi ko, kung bibigyan mo ako ng work, kasi sa agency po ako galing. So sabi ko po, Christian yung ano, yung maging amo ko. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na lahat ng prayer ko, tapos yung kasama ko rin, Christian din po siya, dalawa po kami. At Christian po sila, CCF. So ang mas pinili ko po na dito mag-attend, na sabi nila kasi, isasama nila ako doon. Hapon po at 2 o'clock yung alis po nila. So sabi ko, pwede po maghanap na lang ako ng church. Habang nandun po kami sa rooftop nung kasama ko nung last, ano pa, sabi ko parang may naririnig ako na Saturday na hapon na nagpa-practice. Sabi ko gusto kong hanapin yung church na yun. So natutuwa po kay Lord na dito po ako dinala. Tapos sabi niya, sasamahan kita para hanapin mo. Pero meron po sa akin nag-i-invite. Yung church daw po dyan, yung Christ the Triumphant. Taga Nueva Ecija din po siya na nakilala ko po dyan sa butika. Pero nung nag-pray po ako, Lord, saan mo ba ako dadalhin? Parang sabi ko, parang dito na lang, dito na lang. Kaya natutuwa po kay Lord na mabuti po talaga siya. Pag kinanap mo talaga siya, siya talaga yung inuna mo sa kanya, nagsabi ng lahat. Napakabuti po ng Panginoon sa lahat ng pag-iingat. Solo parent po kasi ako, 5 years na pong widow. Namatay yung husband ko.
2019. So, grade 12 po na ng panganay ko at grade 2 po yung aking youngest. So, ngayon po, thankful po kay Lord. Siya yung provider, siya yung nakasurvive kami. Graduating po yung aking panganay ng CPA ngayon. Praise God po. Napakabuti po na Lord. Every time na nagkailangan ko ng tuition, humingi lang tayo kay Lord. Siya naman may-ari ng lahat. At incoming grade 8 na rin po yung bunso ko, si David. So, napakabuti po ng Lord. Sila lang po yung naiiwan kasi kailangan ko pong magtrabaho. Sila lang po yung naiiwan sa bahay. And so, thankful po talaga ako kay Lord sa pag-iingat, sa lahat-lahat. Na lahat ng i-pray ko kay Lord, Lord, pupunta ko sa isang lugar. Gusto ko mayroon pong church. Niyak lang po ako kasi napakabuti po ng Diyos. Pagka po, idula po natin siya. Gaya po na sinabi kanina na seek you first, but seek you first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added to you. Yun pong hindi po lang siya hinahanap, yung katuwiran din niya, yung righteousness din po niya. Talagang si Lord po lahat. So, salamat po sa pag-iingat niya sa mga anak ko. Hindi po nagkakasakit. Napakabuti po ng Lord. Sabi nga po ng lagi pong sinasabi ng aming pastora na sabi po niya na basta lagi mo lang siyang yung presence niya, basta siya lang lagi yung unahin mo na hanapin mo siya lagi sa buhay mo para andun siya mag-iingat para sa inyo. At thankful po din po kay Lord, kasama po ng mga anak ko yung mother ko, 89 years old na po siya. At hindi po siya talaga nagkakasakit. Nagkakasakit po siya ubo. Wala po siyang maintenance. Kaya napakabuti po ni Lord. Sa Diyos po lahat ng pagkakas. God sa buhay po ng ating kapatid. So tama po yun. Sundan ko lang po ulit yung sinabi po ni sister at ni brother Teddy, Matthew 6:33. Diba? Sabi nga po, unahin natin ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng mga bagay na nais natin ay kanyang ipagkakaloob. Diba? Nakikita po ng Diyos yung desire ng ating puso. Yung desire na atin siyang pagsilbihan, yung desire na siya ay ating palaging papurihan. Pasalamatan sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay, sa lahat ng mga bagay na binibigay po niya sa atin. Amen po. So ngayon po, atin naman pong ihanda ang ating mga puso, ang ating mga spiritual ears, at tayo po ay makikinig sa salita ng Diyos. Salamat po. Yan. Magandang umaga po muli sa ating lahat. So, good morning and praise the Lord po and glory to our God po dahil tayo pong lahat ay naririto ngayon sa presensya niya. And bago po tayo magsimula, ay nais ko po sabihin sa bawat isa po ang God bless you all. At patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Well, as a Christian po, common na po sa atin na nakarinig po tayo ng mga ganitong words, di po ba? Di po ba? Yan. So, ginagamit po natin itong words na to, itong God bless you na to sa ating mga kaibigan, mga kakilala, relatives, o kung sino man po yung mga nakakadaupang palad natin. Wow, ang lalim, kadaupang palad. At alam ko po na lahat po sa atin ay nasabihan na po ng God bless you. Di po ba? Yes. And ngunit, ano nga po ba kaya ang tunay na kahulugan po ng salitang bless or blessed. Sapagkat ito po ay importante po nating malaman dahil kasi paano niyo po masasabi na you are blessed kung hindi niyo naman po alam ang ibig sabihin ng blessed. Amen? So, bago po tayo magsimula sa ating tatalakayin, ay tayo po munang lahat ay manalangin. Father God in heaven, purihin ka Panginoon,
And thank you once again sa mga pagpapala mo at kabutihan mo po sa aming mga buhay. Thank you, Lord, sa pagkakataong ito na kami po ay mag-aaral ng iyong salita. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Hinihiling po namin ang pagkilos ng banal na Espiritu. Ikaw po ang mangusap sa bawat isa sa amin. Buksan niyo po ang aming puso at isipan at ipaunawa po ninyo ang inyong mga salita na mahayag sa umagang ito. Lord God, gamitin niyo po ang mensahe ito bilang daluyan po ng inyong pagpapala. Mahayag po ang inyong kapangyarihan at maitaas po ang inyong dakilang pangalan. Ito po ang dalangin ng aming mga puso sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ang pamagat po ng ating topic sa umagang ito ay paano po mamuhay ng pinagpala? So, ang ating pong Bible reading ay mula po sa Matthew 5 verses 3. Ang sabi po doon ay, sabayan niyo po kung basahin natin, Blessed are the poor in spirit, for theirs the kingdom of heaven. And in Tagalog po, mapalad ang mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. So, balikan po natin yung tanong kanina, no? Ang sabi po, ano po ang ibig sabihin ng blessed? So, tignan po natin ang ibig sabihin ng blessed. So, sabi, ang blessed po ay pinagpala o mapalad. So, in Greek word, ito po ay makarios. So, ibig sabihin, ang makarios po ay happy. So, it's clear po na pag ikaw po ay masaya, you are blessed. Makarios. So, tayo po ba lahat ay masaya? Tignan nyo nga po yung mga katabi nyo, baka naman hindi masaya. Yan. So, kagaya po na nabanggit ni Stormilette last Sunday, na ang buhay nga daw po ng isang Kristiyano ay masayang tunay. Amen? So, yan. So, ibig sabihin po, pag pinagpala, pag masaya ka, pinagpala ka. Amen? Amen po? So, praise God po dyan. So, tayo po bilang mga Kristiyano, gustong-gusto po natin nagre-release po tayo ng blessing sa ating mga kaibigan, kapatid, o sa ating mga nakakasalamuhang mga tao. And kaya po malimit natin sila sinasabihan, God bless you, God bless your work, God bless your health, God bless your finances, and kung ano-ano pa na pinapahayag natin sa ating mga kapatid na blessing. So, maging tayo po, ay gustong-gusto rin po natin na nasasabihan po tayo ng mga pagpapala ng ating mga kapatid or kapatiran or kung sino man po, no, na nakapaligid sa atin, gustong-gusto rin po natin yan ang sinasabihan tayo. Kasi napakasarap po sa tenga ang ganitong mga words, yung God bless you. Pero kapatid, hindi po ito dapat doon lamang nagtatapos. So may mas interesting pa po o mas importante na atin pong dapat na malaman. So, how to receive those blessings from God? Bakit po? Dahil kalimitan po, hindi po natin na-receive ang mga blessings na nagmumula sa Panginoon. And the problem is not with God. The problem is with us. So, gusto niyo po bang pagpalain? Amen. 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 Lahat po tayo gusto po natin pagpalain tayo ng Panginoon. Ngunit ano nga po ba ang dapat nating gawin? Yan po ang pag-aaralan natin ngayong umaga. So, ang ating pong main verse ay hango po sa Sermon of the Mount. Sino po ang familiar sa Sermon of the Mount ni Jesus with the Beatitudes? Alam ko, familiar po kayo dyan. And ito pong sermon na ito ay mula po sa Matthew 5, verses 3 hanggang 12. Dito po ini-explain ni Jesus sa kanyang mga followers yung kinds of human lives being blessed by God. So, basahin nyo na lamang po sa inyong mga bahay yung Matthew 5, 3 hanggang 12. Tayo po ay magpo-focus sa verses 3. Yun. Sa ating pong binasa, sabi po doon, Blessed are the poor in spirit, for theirs the kingdom of heaven. So, si Lord, or si Jesus, started with the word blessed. Means happy, makaris. Actually, yung blessed nga, before, basa ko blessed eh. Pero nung tinignan ko po siya sa dictionary, sabi ko, ano kaya yung right pronunciation ng blessed?
blessed na sinasabi ko. Yung pala blessed. Blessed pala. So, ang tagal ko na ginagamit blessed kasi parang ang ganda sa pakinggan, blessed. Blessed pala yun. So, ayun. Sana tayo. At ano kaya ang ibig sabihin po ng poor in the spirit? So, pag tinignan po natin siya sa contemporary English version, ang sabi po doon ay, God blesses those people who depend only on Him. Ibig sabihin po, they belong to the kingdom of heaven. So, ibig sabihin ng poor in the spirit na tinutukoy po dito ay sino man pong nire-recognize na apart from Him, ay wala po siya magagawa kung wala pong gabay ng Panginoon. No? So, poor in the spirit but rich in God's spirit. You depend on the Holy Spirit at hindi po sa sariling lakas at karunungan mo. So, blessed are those humbly depend on God instead of Himself. So, kaya it is very clear po na pwede po nating sabihin na kung gusto po nating pagpalain ng Panginoon, na pagpalain tayo sa ating mga trabaho, pagpalain tayo sa ating mga buhay, pagpalain tayo sa ating family, sa ating relationship, at sa finances natin, just humbly depend on God and instead of ourselves. So, paano nga po ba tayo mamumuhay ng pinagpala? Masyado po ba akong mabilis? Hindi na okay lang. So, we must depend on God. Sabihin nyo nga po, depend on God. Okay. So, paano nga po para tayo, sinubukulan na ako, paano nga po tayo didepende sa Panginoon? So, meron po tayong limang kaparaanan to express our dependence on God. Una, depend on God's wisdom and not ours. Kailangan po nating dumepende sa karunungan ng Diyos at hindi po sa ating sariling karunungan. Bakit po? Ito po kasi sinasabi sa Proverbs 14:12. There is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. So, yan po yung nakalagay sa ating slide. So, dumating na po ba sa buhay nyo na minsan, akala mo, sa tingin mo, sa palagay mo, sa hinuha mo, ang dami, no? Yung desisyon na ginawa mo ay talagang sure na sure ka at na tamang-tama siya, pero at the end, ito po pala ay failure or maling-mali yung naging desisyon mo. So, bakit po kaya nangyari yon? Dahil tulad nga po ng sinabi sa verse kanina, there is a way that seems right to a man, but it ends is the way, a way to destruction or death. Halimbawa, minsan nakala po natin na dahil sa pagmamadali natin, dahil gusto natin magkaroon na ng work. So nag-apply ka, may nakita kang work, so green up mo yung chance na makapag-work. But in the end, yung pong naging resulta is conflict. So, marami pong naging resulta na hindi po naging maganda. Another thing, yung feeling mo, ito sa ating mga kabataan, nano ko na rin po, no? Aking gustong sabihin to sa inyo. Sa ating mga kabataan, yung feeling mo na siya na yung the right man, the right woman of your life, gusto mo na siya makasama for life. Pero at the end, dahil sa pagmamadali mo, kasi sabi mo, naku, nagkakaedad na ako, ano ba yan? Wala man lang akong love of my life. So, ibig sabihin, pinangunahan mo yung Panginoon. Ano nangyari sa relationship ninyo? Dahil nga pinangunahan mo yung Panginoon, yung relationship mo ay naging failure, hindi po siya naging maganda. Okay. So, at bakit po kaya nangyari yun? Yung mga ganung bagay, kasi hindi mo po inuuna ang Panginoon. Hindi mo siya tinatanong. So, ito po, no? Sometimes we tend to invest po business na akala po natin ay kikita po tayo ng malaki. Thinking that's a good business for you, but in the end, yung nag-lead yung iyong business into destruction. I mean, nag-bankrupt siya or hindi siya nag-prosper.
So listen mga kapatid, ang ating pong sariling instinct, yung sarili po nating pakiramdam, is not certainly assurance po na tama po yung ating mga desisyon na ginagawa sa buhay. Ang feelings po natin ay nagsisinungaling. So huwag po tayong magtiwala ng gusto sa ating mga sarili. Minsan nga po, di ba, yung pakiramdam mo na, iniisip mo pa, paano nangyari yun? Tamang-tama naman at saka sure na sure ako na tama yung naging desisyon ko. Minsan nagiging ganun tayo, di ba? Nagtatanong tayo sa ating mga sarili. Pero one way po para mamuhay po tayo ng pinagpala is to depend on God's wisdom and not ours. Not our feelings, not our thoughts, and not anyone telling us but to depend on God's wisdom po. Sabi po sa Kawikaan 3:5-7, kay Yahweh kang magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman, igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. So malinaw po na sinasabi sa atin na huwag po tayong manangan sa ating sariling karunungan. Kundi lagi po tayong sumangguni sa ating Panginoon sa lahat po ng ating gagawin. Upang tayo po ay patnubayan sa lahat ng ating mga naisin sa buhay. So ito po ang dapat po nating i-apply sa pang-araw-araw po nating pamumuhay. Yung even a single decision or plans mo para sa iyong buhay, kailangan po natin i-acknowledge ang Panginoon. So kaya mahalaga po na we ask God's wisdom to direct us in the right way. Tama po? Amen? So, dito po, so how do we have God's wisdom? Una, we have to pray. Pray means talking to our God. So number two, read the Bible or read this word, meditate it day and night, kagaya na sinasabi ni Brother Teddy kanina sa Joshua 1:8. The Lord will talk to you. And then number three, ask the Lord. So sabi po sa Santiago 1:5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. So God wants us to be successful. He wants us to be wise, and He wants us to make good decisions in our time, talent, treasures, and in all aspect of our life. Yan. Gusto po ng Panginoon yan na tayo po'y maging maayos po sa lahat po ng ating gagawing decisions. Amen? So again, paano po natin malalaman that we are really depending on God and not with ours? Una po yung ating prayer life. Dapat we have to pray to our God. So, when you read His Word and when you always ask the Lord about everything. So, dapat po, lagi natin ina-acknowledge ang Panginoon. We ask Him about kung ano yung mga dapat natin gawin. Kagaya po ng shenera ni Sister kanina, na, di ba, ang plan niya, ang prayer niya sa Panginoon, makakita siya ng church. So, lahat po ng ninanais ni Sister ay ina-acknowledge niya yung wisdom from God. So, kung anong plano ng Panginoon sa buhay niya, ina-acknowledge niya. So, dapat tayo mga kapatid, ganun din po tayo na we always acknowledge the Lord about everything sa lahat po ng ating ginagawa. So, let us remember that God's wisdom and God's will are all in God's Word. Amen? And kung hindi mo po alam ang God's Word, hindi nyo rin po alam ang will niya. So you can live a blessed life. So maliwanag po tayo doon. You can live a blessed life kung hindi mo po i-acknowledge ang wisdom ng Lord sa lahat po ng plano mo sa buhay. So, dako na po tayo sa number two. So number two, depend on God's strength and not ours. Na-notice niyo po na minsan sa inyo sarili na parang pagod na pagod ka na, wala ka ng energy,
Well, mga kapatid, that's normal because we are human beings. No? And we are limited, we are finite, we get tired, we get exhausted. So we need to depend on God's strength and not our own strength. Sabi nga po sa Psalm 84 verses 5, "Blessed is the man whose strength is in you, whose heart is set on pilgrimage." Sometimes you feel upset. So tired kasi minsan ang dami-dami mo nang ginagawa, marami ka pang ginagawa, meron na kaagad kasunod yung ginagawa mo. So I know, karaniwan po sa mga nanay, you can relate on me. Di ba tayo mga nanay, we are multitask, mom? Ako, I remember, yung maliit pa yung dalawa kong kids, nakatira po kami sa Santolan, and ang school po ng panganay ko is dito po. Imagine yung Santolan, Pasig, and then dito siya mag-school, school within the community. So, kailangan kong dalhin yung isa dahil ilang months lang siya. So, wala akong pagbibilinan. Tapos yung isa, iahatid ko papunta sa school. Can you just imagine, sasakay kami ng jeep, bitbit ko yung isa, pati yung stroller bag niya, bitbit ko. And then yung panganay, iahatid ko sa school. So, napakahirap po. And alam ko mga parents, di ba, mga nanay, kaya natin gumawa ng may inaalagaan tayong baby, nagluluto tayo, at the same time, naglalaba, naglilinis ng bahay. Tama po? Di ba mga nanay, ganyan tayo, we are multitasking talaga na mamis, nanays talaga. So, kaya-kaya po natin gawin lahat yan. Grabe, talagang di po ba mga nanay, nakakapagod yung ganun? Nakapagod di po ba? So, totoo po na napapagod po ang ating physical na katawan. Pero God has a promise, sabi po niya sa Isaiah 40 verse 31, "Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina." So mga kapatid, hindi lamang po ito tungkol sa pagod po natin sa maghapon na gawain ha. May mas malalim pa po itong kahulugan, yung pagod natin. Like, kung dumadaan po tayo sa mga pagsubok in life, testing, trials, sakit, o karamdaman, problema sa pamilya, problema sa pera, problema sa trabaho, yung pakiramdam mo, nangihina ka na, kapatid, magtiwala lang tayo sa Diyos dahil lumalakas po tayo at sumisigla. Yan po yung pangako ng Panginoon sa atin, na magtiwala po tayo sa Kanya. Alam ko po may mga alam kayo or kakilala na dumaraan din sa mga pagsubok, like pagkasira po ng marriage, pagkawatak-watak ng family, pagkapariwara ng mga anak, pagkalubog sa utang, at marami pa pong iba. Well, ang malungkot po kasi doon is yung pong hindi na po sila naka-recover sa situation nila. Because they depend on their own strength. No? Kaya nananatili po sila sa dark part of their life because they depend on their strength. But the only way para po malagpasan po natin itong mga ganitong pagsubok is God's strength po. Let us always depend on God's strength. At huwag po sa atin, huwag po tayo manangan sa ating sariling kakayahan or kalakasan. Hindi po talaga natin kakayanin yan. And pwede yung pong maging life verse to. Actually po, nung inaaral ko po itong topic ko, itong verse na to ay nakita ko nga po. No, sabi ko, itong Psalm 71:16, pwede nyo itong maging life verse. Sabi po dito ay, "I will go in the strength of the Lord," or "I will walk in the strength of the Lord." Every morning, bago kayo gumising, pwede nyo itong sabihin. Sabihin nyo na kagad pagkagising nyo, "Lord, I will walk in the strength of the Lord." Alam nyo, nung ginagawa ko itong topic na to, tapos in-apply ko sa buhay ko yan, I praise and thank God kasi po, every time na sinasabi ko yan, "I will go in the strength of the Lord," alam niyo po yung pagod, parang sa buong maghapon hindi ka pagod. Kasi nga,
inuna mo na kagad ang Panginoon eh, yung sa kanya ka na, sa kanya muna ipinagkatiwala ang iyong lakas. So, maging prayer po natin to, kung ano man po ang ginagawa natin, sabihin niyo po yung verse. Saan ka man pupunta, you can say it, you can say the verse. Or kung ano man po yung, kung meron ka man pong pinagdara or nagkaroon ka ng conflicts, you can say the verse. Or kung meron ka pong bad news na narinig, and it causes you anxiety, fears, ano pa, stress, you can say the verse. I will go in the strength of the Lord. And lahat po ng alalahanin ninyo ay talagang totally mawawala po. Kasi you go in the strength of the Lord eh. Inuna mo po siya. So this is very encouraging verse, mga kapatid. So lagi po natin itong sabihin araw-araw po sa buhay natin. So, yun po. So yung pakiramdam mo na pagod ka na sa maghapon, nagawain sa bahay, pagod na pagod ka na dahil sa trabaho mo, tapos pagdating mo sa bahay, ikaw pa'y magluluto, ikaw pa'y maglalaba. So, ito po, no? Sabihin po natin itong verse na to sa ating mga buhay. And ang lahat po ng bagay sa buhay natin magiging magaan po. Yan po ang sabi ng Panginoon. Kaya naniniwala po ako na ang lahat po ng ating gagawin magiging maayos, lahat po ay hindi po niya hayaan na tayo po ay mabigatan. Yan. So, number 3, depend on God's timing and not ours. Sabi, so the Bible is very sure about the season of our life. Tandaan po natin mga kapatid, while we are waiting, God is working. Sabi po sa John 5, verses 17, Jesus answered, "My Father has been working until now, and I have been working." So huwag po nating isipin na isinasantabi na po ng Panginoon yung mga panalangin po natin. Na parang iniisip natin, yung prayer ko, di na pinapakinggan ng Panginoon kasi busy siya sa maraming bagay. No, mga kapatid, hindi po yan totoo. Kasi ang Panginoon po natin ay unlimited po siya, pero tayo po ay limited. Kagaya po na share ni Sister Aika last week sa kanyang exhortation that our God is limited and He can supply all our needs. Yun po. So, kaya nga po, we must depend on God's timing po eh. Sa Kanya po tayo magtiwala. Sabi nga po sa Psalm 13, verses 14 to 15, "But as for me, I trust in you, O Lord. I say, you are my God, my times are in your hand." So, yan po yung sinasabi sa atin. So, gayahin po natin yung nasa verse na ito, and that we must trust in our God and put our time in God's hand. So, mga kapatid, the Lord is not in a hurry. Dahil alam po niya kung kailan yung perfect time para sa'yo. Kaya huwag po tayong maiinip. The Lord is watching, is always watching us, and alam po niya na what is best and beautiful for us, at handa po niya itong ibigay sa atin on His perfect time. Sabi nga po sa Ecclesiastes 3 verse 11, eh, diba? He has made everything beautiful in His time. So maari po na naiinip ka na sa mga pangako, naiinip ka na sa mga matagal mo nang hinihiling sa Panginoon, pero yung nga ang pangako sa atin ng Lord, na tayo po ay na ang sabi po niya sa Isaiah 60 verse 22, ako si Yahweh na kaagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon. So ibig sabihin, may timing po talaga ang Panginoon sa pagsagot sa mga panalangin po natin. Amen. So God can do anything, can do instantly in His perfect time. So may perfect timing po talaga ang Panginoon. Eh pero bakit po kaya may delay sa pagsagot? Because God is testing our faith. Kasi mamaya baka, alam mo yung pananampalataya mo sa nasasagutin ng Panginoon yung prayer mo, and then nag-stop ka na, hindi mo na pinag-pray. And then another one po, God is testing our character. Yung nainis ka na sa Lord.
Lord, di mo naman sinasagot yung mga prayers ko eh. Parang hinawa ka na sa pagpipray dun sa pinapanalangin mo sa Panginoon. So, kaya po tayo nagkakaroon ng delay sa ating mga panalangin. So, God meant to give the desires of our heart. But tinitignan po ng Diyos kung handa na po ba tayo dun sa mga pagpapalang iyon. At hindi po lahat ng natatanggap po natin ay para sa'yo. Tandaan po natin yan. Hindi po yung lahat na natanggap po ay para sa'yo yan. If you're not ready, God sees that so that sometimes there is a delay. But delay is not a denial. Just trust in the Lord. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi kasi baka natutulog na. Delay is not a denial. Yan, para magising. Okay, sabi nga po sa Micah 7 verses 7, therefore I will look to the Lord, I will wait for the God of my salvation, my God will hear me. That is the kind of faith that God blesses. Okay? Pero kung lagi kang nagmamadali, lagi kang naiinip, and you answer your own prayer, gumagawa ka na po ng sarili mong kaparaanan, hindi mo na inaantay ang ways ng Panginoon. O ano yung gagawin niya para sa'yo. So, kagaya po ng example na si Abraham, si Sarah and si Abraham po, ang Panginoon po ay nangako po sa kanila na bibigyan po sila ng anak. Pero tumanda na po sila, hindi pa po nila maantay na magkaroon ng anak. So sabi ni Sarah, tanda-tanda ko na magkakaanak pa ba ako? So ano pong ginawa ni Sarah? Si Sarah po, kinausap niya po yung kanyang alipin. At yung pong kanyang alipin ay binigay po niya kay Abraham at sila po ay nagkaanak. So nagkaanak nga po si Sarah at si Abraham, pero ang sabi po ng Lord, that's not my plan, that's your plan. So sana hindi po tayo kagaya ni Sarah at ni Abraham. So kaya mga brethren, kung gusto mo po ng blessing, learn to wait on God's timing po. Sometimes the Lord will put you to the edge para po magtiwala ka sa Kanya. Sometimes ganun ang Panginoon, di po ba? Parang konting-konti na lang, parang babagsak ka na doon sa prayer mo, konting-konti na lang, pero bago ka bumagsak, ayan, ibibigay na sa'yo ng Panginoon. So magtiwala ka lang, kapatid, sa Kanya. So if you wait for God's timing, God always give best for those who wait. So kagaya nga po ng example ko kanina sa mga kabataan, huwag kang magmadali sa iyong love life. Kasi baka, tawag dito, pinangungunahan mo ang Panginoon. Kaya dapat huwag po nating hayaan na pangunahan natin ang Panginoon, lalong-lalo na pagdating po sa ating mga love life. Kasi the Lord gives you the best. At yun po yung pangako niya, best po yung ibibigay niya sa atin at hindi po yung ikakapahamak mo. Kasi marami pong relationship na dahil sa pagmamadali, hindi po pala naging maganda yung kanilang naging katapusan. So, number four. Sabi po dyan, depend on God's defense and not ours. So alam po natin that we cannot please everybody, hindi po ba? Na other will criticize you, will judge you, will bully you, will attack you, will insult you, etc. So yan po yung mga tao. Even nga po yung ating mga kamag-anak, kaibigan, nagkakaroon po tayo ng mga misunderstanding, di po ba? So, ba't ang seryoso nyo? So, di po, pagka nagkakaroon tayo ng misunderstood ka, di ba ang tendency, you depend yourself. Yun po yung nagiging tendency, di po ba, pagka kunwari na misunderstood ka ng isang kapatid. Yung sarili mo, i-depend mo. So when somebody attack you attack back. Di po ba? Kasi yung pride mo, di ba? And if they criticize you criticize them back. Di ba? Kasi parang yun yung way mo para makarelease ka doon sa nararamdaman mo eh. And if they insult you insult them back.
Yan po ang mga attitude natin. So, with this attitude, mga kapatid, nagkakaroon ka patuloy ng unforgiveness. Kagaya nga po nung tinapik kahapon, natakil din po itong unforgiveness, no? So, unforgiveness po, it tortures us. Ang hirap po kaya nun, yung tinatorture tayo, dahil wala kang forgiveness na binibigay sa kung sino man yung nagkasala sa'yo. Ang hirap po nung may daladalahan. Yan. So, but as Christian po, we should not do that. If God is our defender, kailangan po natin huwag gawin yung mga bagay na ganyan na parang pinapatulan natin sila. Because every time po na you don't fight back and don't say anything about the criticism to you, about the lies po na sinasabi nila sa inyo, brethren, nakikita po sa mga buhay po natin ang katangian po ni Jesus. So, because you put it in God's hand, because He is your defender, God is our justice. Leave it to the mercy of God, mga kapatid. Siya po ang magtatanggol po sa atin. Nakakatuwa nga po yung mga kanta kanina, di po ba? Ang kapayapaan po natin, may kikita lang po natin sa... Kasi may mga ganito po tayong mga nararanasan, hindi po payapa ang puso natin eh. So ang kapayapaan po ay makikita lang po natin sa Panginoon. Amen po? Amen. So, sabi nga po dun sa 1 Peter 2:23, nang siya'y insultuhin, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. So, God is our justice. Kaya bilang followers of Christ, huwag po natin gantihan ng masama ang masama. Sa halip po, ipagkatiwala po natin sa Panginoon at siya na po ang gaganti para sa atin. Amen? So, huwag po tayong mag-fight back. Dahil kung papatulad po natin sila, ang gantong mga tao po, our life, yung nga sabi ko kanina, our life, hindi po tayo magkakaroon ng peace ating mga buhay and hindi po tayo magiging happy. So you are not living a blessed life kung may mga ganito ka sa buhay, kung may mga ganap ka sa buhay, so hindi ka talaga pagpapalain ng Panginoon. So huwag po natin entertain yung mga ganitong ikinababa ng ating pride. Huwag po natin silang i-entertain. Because yung pong pagpapala ng Panginoon ay nabablock po natin. Amen? So sabi po sa Psalm 62 verses 6 to 7, tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang kaligtasan ko at aking karangalan ay buhat sa Diyos. Nasa Kanya lamang. Siya'y malakas kong tagapagsanggalang, matibay na muog na aking kanlungan. So mga kapatid, God, tandaan po natin that God is our defender. God is a God of justice. So hindi po natutulog ang Panginoon kung ano man po yung, kung sino man po yung mga tao na nakasakit sa atin. The Lord will, siya na po yung magbibigay sa atin ng ganti. No? Siya na po yung bahala sa mga tao na yon na nakapanakit sa atin. So, magtiwala lang po tayo. And lastly, depend on God's will and not ours. Our safety, our security, put on God's will. So, iniisip mo that you are secure dahil madami kang pera sa bangko. Kapatid, nauubos po ang pera sa bangko. And you become insecure. You think secure ka kasi meron kang negosyo, pero kapatid, ang negosyo pwede po yung mawala or pwede po yung mabankrupt. Yan po yung pwedeng mangyari sa ating mga negosyo. So you think secure ka kasi maganda yung trabaho mo, meron kang trabaho, pero natanggal ka sa trabaho, you become insecure. Well, mga kapatid, sabi nga rin po kahapon sa napag-usapan, sa sharing dun sa seminar kahapon, sayang po at hindi po kayo yung iba po rito, hindi po sila nakasama. Sabi nga po rito,
ang mahal daw po ang tuition ng insecure. Yun. May nakatanda. Mahal ang tuition ng insecure. So, insecurities of lives po yan. So, isa lang po pang, isa lang mga kapatid ang security na pwede po nating pagtiwalaan. And that's God, the one who can supply all our needs, kagaya po na binanggit ni Sister kanina. Pinagkatiwala niya sa Panginoon, and the Lord supply all their needs. Dahil siya po ay widow na, nakatuwa, di po ba, na ang kanyang mga anak ay nakapag-aral kahit na siya ay single parent, wala na po siyang katuwang. So nakita po niya ang pagkilos ng Panginoon sa buhay niya, amen? So ganun po kabuti ang ating Panginoon. So in God's, sa Pilipos 4 verses 19 po, sabi po doon, at buhat sa di mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So in God's wealth, you have security that can supply all your needs. Even abundantly, mga kapatid, you have to trust God day by day, month by month. So, lagi po natin ipagkatiwala sa Panginoon yung pong ating mga yung mga ating pangangailangan. Because God, our God is a big God. So, hindi po siya nagkukulang, hindi po siya, kagaya po ng kanta kanina, sapat na at higit pa ang Panginoon. Na kayang-kaya po niyang isupply lahat po ng ating mga pangangailangan. Amen? So, sabi nga po, let us understand this slide, no? Sabi po, job is our channel of blessings, but God is the source. So, job is our channel of blessings, but God is the source. Ano po yung sabihin nito? Isa po illustration, no? Nagugas ka ng iyong kamay. Pagbukas mo sa faucet, wala pong lumabas na tubig. Isipin mo, ako, naubusan na ng tubig ang mundo. Mali po yun. Kasi never po mauubusan ng tubig ang mundo. Pero, pwede mong isipin na nawalan ng tubig kasi nagkaroon ng problema sa connection. Pero, hindi po ang main source ang naging problema, kundi connection lamang. So, meaning, the problem is in the channel and not the source po. So, yun po yung ating yung tungkol dito sa ating pinag-usap na that God is our source, no? Yung isang illustration dito. So, in our faith as a Christian, if the channel of blessing is blocked in your life, God can open another channel of blessings. And if He closed door in your life, He can open another door of opportunities. Naniniwala po ba kayo dun? Amen? So, we can say that you can depend on God when you recognize that God is the source of your wealth. No? And He can supply all our needs according to His richness and glory through our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, jobs come and go, economy up and down, but it does not matter because our supply is from the economy of God. Amen? So, hindi po tayo pinagkukulang ng Panginoon. So, pinatunayan po yan sa atin ng Lord noong pong pandemic. Tanong ko po, meron po ba noong time ng pandemic, meron po ba rito sa atin ang pinabayaan ng Panginoon? Siguro wala naman po. Alam ko po na lahat po tayo ay hindi po pinabayaan ng Lord noong pandemic time. Isa pong ano, no? I-share ko lang po. Nung pandemic time po, yung kasagsagan po ng pandemic, nakita ko po yung pagkilos po ng Panginoon kasi kami pong mag-asawa ay nagkaroon po ng COVID. So, iniisip ko po yung dalawa kong anak. So, syempre, sa isang bahay, pwede ka makahawa, ganun. Sabi ko sa Lord, Lord, paano ko lalabas, paano ko bibili ng mga supplies na kailangan namin? Paano ko magluluto? Paano nung kakainin namin? So, nung nag-pray ako sa Panginoon, nakakatuwa lang po, sabihin yung prayer mo, agad-agad, sasagutin ng Lord. So, meron nang kumakatok sa bahay, yung pala yun yung mga ayuda.
Imagine niyo yung ayuda kumpleto, may baboy, may bigas, may asukal, lahat kumpleto po. So, ibig sabihin, the Lord supply na po kaagad yung ating mga pangangailangan. So, yung mga kahit ba sabi mo na mga karamihan talaga dun sa mga ayuda na yon ay talaga mga puro sardinas, 'di ba? Ibig sabihin, blessing pa rin 'yan ng Panginoon. 'Di ba? Wag nang mag-inertia. 'Yon. So, yan po yung mga, and other po, nung pandemic time, may iba po na nakapag-open up ng mga businesses, and talaga naman po na yung mga business po nila ay talaga naman po nag-prosper. Di po ba, may mga ganun tayong napakinggan na nung pandemic, nakapag-put up sila ng business and naging yung kanilang mga business ay talagang lumago. Di po ba? So, na makikita niyo po rito talaga na God is really amazing. Amazing po siya sa lahat ng bagay. Ang Panginoon po ay talagang hindi tayo pinagkukulang. Basta tayo po ay patuloy lamang po na magtiwala sa Kanya. Magdepend tayo sa Kanyang karunungan. Dumepende tayo sa Kanyang kalakasan. Sabi nga po sa ating pagtatapos, sa ating pangukaso, depend on God's wisdom. Number two, depend on God's strength. Depend on God's timing. And depend on God's defense. Depend on God's wealth. So, lahat po yan, we have to depend only on our God. So, let us always trust in the Lord. Ask and depend on Him, for He is good. And His love for us endures forever. So, yun po yung ating kailangan gawin sa araw-araw po nating ginagawa. So, huwag po nating kakalimutan ng Panginoon sa buhay po natin. Let us always acknowledge the Lord in everything we do. And sa ating mga lakas, huwag po nating kakalimutan ng Panginoon. Yung sinabi ko sa inyo kanina, I will go on the strength of the Lord. Yan po yung pwede nyo maging life verse. So, just trust in the Lord in everything you do. And everything follows po. And the blessing will pour out. And yun lang po yung inanais sa atin ng Panginoon, na magtiwala po tayo sa Kanya. Amen. So, tayo pong lahat ay manalangin. Heavenly Father, thank you for the reminders that we need to depend and trust in you. Sorry Lord that sometimes gumagawa na po kami ng mga sarili po naming kaparaanan. We cling on our own wisdom, our strength, our time, defense, and our wealth. Nakalimutan ka po naming unahin. Thank you for your love, Lord. Sa inyo kami kumukuha ng lakas, karunungan dahil alam namin that you are always there for us. You want us to completely put our trust in you. That's why you always remind us. Thank you. This is our prayer with thanksgiving. In Jesus' name, amen. So, nice ko pong, tanayin ko baka meron pong gusto mag-pray over. Pwede po kayo pumunta sa harapan. Kung meron po kayong nais pag-pray, let's pray for it. Kung wala naman po, pwede na po tayong tumayo. Yes, Lord, maraming pong salamat muli sa inyong mga salita na naming narinig sa umagang ito. Patuloy niyo pong pagpalain na aking mga kapatid, Panginoon, naman po ang kailang mga kahilingan sa inyo, naman po kanilang mga request sa inyo. I know, Panginoon, that you will grant it in your perfect time and in your perfect will, Lord God. I pray, Lord God, na patuloy mo kaming ingatan sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay. I pray, Lord God, for your protection and guidance for each and every one of us, Lord God, and that your blessing, Lord God, poured out in each and every one of us, Lord God. And hayaan mo na yung aming pong mga napakinggan sa umagang ito ay patuloy po naming mai-apply sa araw-araw naming pamumuhay, O God. And para po sa ating benediction, sa Colossians 3, verses 15 to 17, let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. And be thankful, and let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom teaching and admonishing one another with psalm and hymns
and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God. And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. In Jesus' name, Amen. Salamat po. Sige po, pwede po kayo mag-group for networks po.